Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R., blood is thicker than water. Ano man ang mangyari, saan ka man magpunta, hindi mo dapat kinakalimutan ang pamilya mo. Sa lahat ng bagay, ang mga kadugo mo dapat ang mas matimbang sa puso mo. Dahil sa bandang huli ay sila pa rin naman ang makakasama mo kapag ka iniwanan ka na ng mundo. Sila ang tutulong sa'yo sa muli mong pagbangon. Pero para sa mga ilan, kung sino pa ang kapamilya mo ay sila pa ang mismong unang nananakit sa'yo. Sila pa ang magiging dahilan kung bakit nahihirapan kang magtiwala sa mga taong nakikilala mo. Popoy, please call me Susan. Sa mga taong malalapit sa akin, kilala nila ako sa pagiging matibay na tao, masipag sa trabaho at mataas ang ambisyon sa buhay. At syempre, pangarap ko rin na mabigyan ng magandang buhay ang bunsong kapatid ko na si Christelle. Mga bata pa lamang kami noon nang maulila na kami sa magulang. At dahil sa wala na sa aming mag-aalaga, ay napunta kami sa poder ng tita lolit namin. Ang palagi ko lamang pinapanalangin dati ay sana maging maganda pa rin ang naghihintay na kinabukasan sa amin ng kapatid kong si Christelle. Na kahit wala na kaming mga magulang, ay hindi sana kami pabayaan ng mga kamag-anak namin, lalo na nga ni Tita Lolit. Pero Popoy, tulad ng nauna kong sinabi, hindi porket kadugo mo ay masasandalan mo agad-agad. Ayan, okay na. Ano pa bang nakakalimutan ko? Assignment ko sa math, nandito na. Yung English, nandito na rin. Ay, yung project ko pala sa science. Nasaan na ba yun? Ayun, buti na lang naalala ko to dahil kung hindi, lagot ako mamaya. Teka, nasaan na ba si Christelle? Ba't ako pa lang yung kumikilos dito? Baka natutulog pa. Ayaw kasi yung matulog ng maaga eh. Ay, gigisingin ko na nga. Papati ako, mali. Ay, sabi na nga ba eh. Uy, Christelle, gising na. Malilate na tayo. Maliligo ka pa, tapos kakain pa tayo ng agahan. Nakahanda na lahat. Ikaw na lang hindi pa kumikilos. Uy, gumising ka na. Malapit nang mag-7, oh. Christelle! Ano ba? Bumangon ka na nga dyan? Ate, ang sakit ng gilid ko. Ha? Saan gilid? Dito. Sobrang sakit, ate. Patingin nga. Wala naman eh. Basta ate, masakit. Sobrang sakit. Teka nga. Kakapain mo na kita, baka. Hala, Christelle, ang taas ng lagdag mo. Teka, ano pa gagawin ko? Diyan ka lang ha. Tatawagin ko lang si tita. Tita? Tita? Nasaan na ba siya? Tita! Ano ba yon, Susan? Ang aga-aga, nagsisisigaw ka dyan. Si Christelle po kasi eh, ang taas ng lagnat, tapos namimilipit pa po sa sakit. Masakit daw po kasi yung sa gilid niya, kaya baka kung ano na po yung nangyayari sa kapat ko. Sus, kala ko naman kung ano. Eh di punasan mo na lang, may gamot naman dyan, painumin mo. Eh sobrang init po niya, baka dapat na po natin siyang dalhin sa ospital. Ano? Ospital? O eh bakit, may pambayad ka ba sa ospital? Wala po, pero tita, baka po pwedeng wala kong pera! Idaan mo na lang sa punas at gamot niyang kapatid mo. Huhupa rin ang lagnat niya. Ang simple lang ng solusyon sa problema mo, inaabala mo pa ako. Paano ba to? Ate! Oo, nandiyan na! Ano pang gagawin ko? Ate, sobrang sakit talaga! Kaya mo bang mag-bihis? Pupunta na tayo sa ospital. Ospital? Ate, wala tayo. Huwag kayong kumontra. Mag-bihis ka na lang. Halika, tutulungan kita. Kailangan mo nang madala sa ospital. All cardio fellows, please proceed to 7B conference room. All cardio fellows, please proceed to 7B conference room, please. Doc,
Sigurado po ba kayo na okay na po yung kapatid ko? Oo, okay na siya. Basta huwag lang kalimutan na painumin nyo ng mga gamot niya. Nagkaroon kasi ng UTI si Kristen. Ito yung infection na nakukuha sa ihi. Kaya dapat regular yung pag-inom ng gamot tapos uminom ng maraming tubig, ha? Gamot po? Gano po karami yun? Ito yung reseta niya. Ibigay mo na lang sa mama o sa papa mo yan para makabili at makainom ng gamot. Dok, sa tingin niyo po, magkano po kaya lahat to? Nasaan pala yung mga magulang nyo? May kailangan kasi akong i-discuss sa kanila. Wala po eh. Ako lang po yung nagdala sa kapatid ko dito sa ospital. Hindi mo ba sila pwedeng matawagan? Hindi po. Totoo po niyan, Dok. Hindi ko po alam kung paano po ako makakabayad dito. Nako. Susan! John, buti na lang dumating na kayo. Kumusta na ho si Crystal? Okay na ho siya. Nagpapahinga na lang ho. Kayo ho ba yung guardian nila? Kasi nasabi niyo sa akin na siya lang yung nagdala kay Crystal dito sa ospital. Hindi ho. Tatay ho ako ng kaibigan nila. Pero sige ho, ako na muna yung magbabayad. Saan ho ba? Doon po. Samahan ko na po kayo. Iha, okay na yung kapatid mo, ha? Basta huwag mong kakalimutan yung gamot at pag-inom ng tubig. Salamat po. Babalik din ako agad, ha? Maraming salamat, John. Buti na lang nandyan ka at nahingan ko ng tulong. Pero sigurado ka ba na ayos lang kay Tito na siya muna yung magbabayad? Babayaran ko rin naman eh. Ay naku, huwag mo munang isipin yun, okay? Sa kanina yung bahid-bahid na yan. Namang hindi na kayo iba ni Crystal sa amin eh. Buti na lang dinala mo siya rin. Ayaw pa nga ni Tite. Idaan ko na lang daw sa pagpunas at pag-inom ng gamot. Eh nakita ko sobrang namimilipot na sa sakit si Crystal eh. Tapos ang taas pa ng lagnat. Sabi ko bahala na lang sa gastos. Ay nakakaloko talaga yung Tita Lolit mo, no? Papakal sa inyong magkakapatid. Buti na lang at nandyan ka. Hindi ko hahayaan na mapahamak yung kapatid ko dyan. Kaming dalawa na lang yung magkasama sa buhay. Kaya makapagtapos lang ako ng high school, maghahanap na ako ng trabaho na pwede sa akin. Tapos aalis na kami sa poder ni Tita. Wala naman siyang pakialam sa amin. Sure ka na ba dyan? Siguradong sigurado na. Ngayon ko mas lalong napatunayan na kahit mismong kadugo namin, hindi kami tinuturing na pamilya. Si Crystal na lang yung pamilya ko. Kaming dalawa na lang magkasama sa mundo. Kaya gagawin ko lahat. Huwag ko lang mapabayaan yung kapatid ko. Popoy, nang dahil sa mga kamag-anak ko ay lumaki akong matibay at madiskarte sa buhay. Kung hindi ko kasi gagawin yun, parehas kaming magiging kawawa ng kapatid kong si Crystal. Oo, may bahay nga kaming tinutuluyan at pagkain na nakakain araw-araw. Pero alam nyo ba yung pakiramdam na lahat ng kilos mo ay utang? Yung isusubo mo na lamang ang pagkain ay kikwentahin pa sa harapan mo. Maski ang pagpapaaral sa aming magkakapatid ay masama pa sa loob ni Tita Lolit. Nakesyo hindi naman daw niya kami anak pero malaki na raw ang nagagastos niya sa amin ng kapatid ko. Sinubukan ko namang lumapit sa ibang kamag-anak namin pero parang hindi naman namin sila kadugo kundi pabigat lamang ang tingin nila sa amin. Kaya ginawa ko ang lahat, maging libre lamang ang pag-aaral ko. Mula high school hanggang college ay naging scholar ako, Popoy. Nag-part-time job din ako dati. Nag-aaral sa umaga at nagtatrabaho sa gabi. Mula sa pagtatrabaho sa isang fast food chain ay napunta ako sa pagka-call center. Nang makapagtrabaho na ako sa call center, doon medyo nakahinga ako ng konti dahil naging malaki-laki na ang kinikita ko. Popoy, ilang taon ko ring tiniis ang pagod at hirap sa pag-aaral at pagtatrabaho. Umalis kami sa poder ni Tita Lolit at nangupahan para wala na kaming utang na loob sa kanya. At sa awa naman ng Diyos ay napagtagumpayan kong lampasan ang lahat ng paghihirap ko. Nakapagtapos ako sa pag-aaral at nakapasok sa isang magandang kumpanya. Kaunti na lang ay magagawa ko ng tuparin ang lahat ng pinapangarap ko. Oh, Crystal, gising ka na pala. Halika na rito at kumain ka na habang bagong luto pa yung mga yan. Umuha ka na ng plato doon. Sige po. Inaantok pa ako eh. Eh bakit kasi bumangon ka na? Day off mo naman. Dapat natulog ka pa. Makikipagkita kasi ko kina Jolens. Nagtatampo na kasi yung mga yun eh. Ang tagal ko na raw kasi silang hindi kinikita. Basta huwag kang magpapagabi ng uwi ha. Delikado ng panahon ngayon. Opo. Oo nga pala. Malapit ng enrollment. Kailan mo balak mag-enroll para makapag-withdraw na ako ng pang-tuition fee mo?
Ay. Ate, di ba nag-usap na tayo tungkol dyan? Hindi pa nga ganun kalaki yung naipon ko eh. Kaya hindi ko pa kaya mag-enroll ngayon. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na suportahan mo yung sarili mo? Kaya nga ako nandito, di ba? Eh marami ka nang binabayaran. Ayoko nang dumagdag pa. Babalik naman ako sa pag-aaral eh. Hindi pa nga lang sa ngayon. Ako na nga ang bahala sa lahat. Wala ka nang ibang gagawin kundi mag-aral lang. Yun lang. Alam mo ba yung anak ni Tita Sally? Graduate na at kumukuha na ng board exam niya. O, ano naman ngayon? Edi congrats sa kanya. Ano? Anong-ano naman ngayon? Siyempre dapat ikaw din! Cristel, paano pag nalaman nila na hanggang ngayon, hindi ka patapos sa pag-aaral? Anong iisipin nila? Wala tayong pera para sa pag-aaral mo? Eh bakit kasi iniisip yung mga sasabihin nila? Kailan ka pa nagkaroon ng pakialam sa mga kamag-anak natin? May pakialam ako kapag may hindi sila magandang sinabi tungkol sa atin. Ayokong may nasasabi sila. Kaya please lang, Cristel, ituloy mo yung pag-aaral mo para balang araw, walang kakawawa sa'yo, walang manliliit sa'yo. Tandaan mo yan. Popoy, dahil sa mga pangmamaliit na mga kamag-anak namin, ay natuto akong maging sobrang conscious sa mga sasabihin nila sa aming magkapatid, na dapat ay maipakita ko sa kanila na nagawa kong mapabuti ang buhay naming magkapatid na hindi humingi ng tulong kahit kanino. Pinili kong maging manhid pagdating sa mga kamag-anak ko. Kaya ang nangyari ay nagmukha akong walang puso sa paningin nila at wala akong pakialam. Dahil sa kagustuhan kong umangat ang buhay namin ni Cristel, ay wala sa listahan ko ang ma-in-love. May mga nakarelasyon naman ako dati pero hindi rin nagtatagal dahil palagi akong walang oras sa pakikipag-date. Sinasabi nila na sa sobrang taas ng ambisyon ko ay hindi sila makahabol sa akin. Kaya sinabi ko na lamang sa sarili ko na tsaka na ako magla-love life kapag ka mayaman na ako. Kapag ka nakita kong maayos na rin ang buhay ng kapatid ko. Hindi na baling magmukha akong pera. Basta ang importante ay malayo na ang buhay namin ni Cristel sa pinanggalingan namin dati. Pasensya ka na talaga, Cristel, ha? Wala lang kasi talaga akong malalapitan ngayon. Okay lang po, tita. Sino pa bang magtutulungan kundi tayo-tayo lang din naman? Tita Loli? Ay, magandang hapon sa'yo, Susan. Kumusta? Okay lang. Anong ginagawa mo dito? Eh, nangungumusta lang. Ang tagal ko na rin kasi kayong hindi nakikita. Buti nga, hindi pa nagpapalit ng number tong si Cristel, kaya natawagan ko pa siya. Ay, oo nga pala. Nakwento sa akin ng kapatid mo na magandang sitwasyon mo sa trabaho, ah. Congratulations, ha? Dati pa lang talaga, alam ko na hindi kayo nandito para mangumusta. So, anong kailangan nyo? Ate? Nandito ako kasi kailangan ko lang sana ng tulong mo. Kailangan mo ng pera? Pasensya na, ha? Wala akong pera. 5,000 lang naman yung hinihiram ni ate. Kahit tig 2,500 na lang tayong dalawa para na... Wala nga akong pera, di ba? Hindi kaya. Masyadong malaki yung 5,000. Buti sana kung maibabalik agad. Sige na, Susan. Magbabayad naman ako agad. Kahit mga 3,500 na lang. Kahit magkano pa yan, wala akong maibibigay. Kakatapos ko lang magbayad ng mga bayarin, kaya ubos na rin ako ngayon. Sige, tita. Ako na lang po magpapahiram sa inyo. May naitabi naman po ako kahit papano. Talaga? Opo, di ba may dapat ka pang bayaran? Deadline na yun bukas ha. Nakapagbayad ka na ba? Ay, oo nga pala. Ay, pasensya ka na tita ha. May babayaran pala ako na wala sa isip ko. Okay lang po ba kung 1,000 na lang yung maiaabot ko? Eh, naku, hindi kakayanin eh. 5,000 talaga ang kailangan ko. Eh, bakit nyo pala kailangan ng pera? Akala ko ba maganda ng posisyon ng panganay niyo sa trabaho niya? Eh, bakit hindi kayo dun manghingi ng pera? Natanggal na siya sa trabaho niya eh. Si Noel naman, wala rin maipahiram sa akin. Kasi bayaran yung pagkakautang ko kay Mabel. Hinihingi na nga kasi yun ngayong linggo eh. So, mangungutang ka para mabayaran yung isa mong utang? Wala pa rin pagbabago. Tita, pasensya na po ha. Meron lang po sana kami. Mapapahiram ka namin ng pera. Kaso, parehas po kami ni ate na said na rin ngayon eh. Eh, talaga bang wala? Sige na, pahiramin nyo na ako. Total naman, halos ako nagpalaki sa inyo. Lahat ng gastusin napunta sa akin. Ano man lang yung 5,000 sa lahat ng mga nailabas kong pera. Ah, naniningil kayo? Hindi naman sa ganun. Pero... Anong hindi naman sa ganun? Ganun ang pinapalabas nyo. Makokonsensya pa ako kung maganda yung naging pag-aalaga nyo sa amin noon. Pero hindi eh. Tsaka bago kayo magsabi na wala lang yung 5,000 kumpara sa mga nailabas nyong pera dati. Meron nga ba? Eh di ba halos pagdamutan nyo kaming magkapatid? Ate, tama na yan. Wala pala akong makukuhang tulong sa'yo sa kabila ng mga pag-aalaga ko sa inyo. O sige na, mauna na ako. Sa iba na lang ako hihingi ng tulong. Salamat na lang. Pasensya ka na talaga, tita ha. Salamat, Cristel.
Akala naman niya makakaisa siya sa akin. Ate, hindi mo naman siguro kailangan pagdamutan ng ganun si Tita Lolit. Siya na ngayon nag-alaga sa atin nung bata pa tayo eh. Ano man lang yung tumanaw tayo ng utang na loob? Eh sa wala nga akong pera, anong magagawa ko? Ikaw? Mawawala ng pera? Ang sabihin mo, ayaw mo lang talaga magpahiram. Pero kapag sa ibang tao, sa mga kaibigan ko nga, ang bilis mo mapapayag. Pero sa mismo mga kadugo natin, nagdadamot ka. Dahil mas kaya kong magtiwala sa ibang tao kaysa sa kanila. Hindi mo ba naaalala yung mga ginawa nila sa atin? Pinabayaan nila tayo, pinagdamutan nila tayo noon. Yun na nga ate, noon. Kahit anong pagtatanim ng sama ng loob yung gawin mo, nangyari na yun eh. Wala na tayong magagawa doon. Meron! Kung anong pagdadamot ang ginawa nila sa atin, ganun din ang gagawin ko. Magdadamot din ako dahil wala silang karapatan na makisaw-saw at makinabang sa buhay natin ngayon. Kaya ikaw, matuto kang magdamot sa mga taong pinagdamutan ka. Hindi masama ang gumanti minsan, pinaparamdam mo lang sa kanila yung mga pinaramdam nila sa'yo dati. Popoy, alam kong marami ang magsasabi na mali ang ginagawa kong pagdaramot na dapat ay matuto akong magbigay dahil ako na ang mas nakaaangat ngayon. Pero hindi na ako magpapaka-plastic pa dito at diretso kong sasabihin na wala akong planong tumulong sa mga kamag-anakan ko na hanggat maaari ay magdadamot ako sa mga bagay na pinaghirapan kong makuha. Ano yun? Pagkatapos nila kaming pagdamutang magkapatid noon ay kinalimutan at nilait-lait kami, saka nila kami maaalala dahil sa buhay na pinilit kong tuparin para sa amin? Pasensya na, pero hindi yun pwede sa akin, Popoy. Madamot na kung sa madamot, pero ni minsan ay hindi nila kami tinulungan na ang turing lamang namin o nila sa amin ng kapatid kong si Cristel ay mga kawawang batang na ulila sa magulang at mga pabigat lamang sa mga buhay nila. Popoy, kung ano ang ikinatibay at ikinatigas ng puso ko sa mga kamag-anak namin, iyon naman ang kabaliktaran ng kapatid kong si Cristel. Dahil kahit sa id na siya sa pera ay pinipili pa rin niyang magbigay ng halaga na siyang parati na naming pinagtatalunan. Tinuturuan ko kasi siyang huwag masyadong maging mabait dahil aabusuhin lamang siya. Na wala naman kaming utang na loob na dapat tanawin dahil wala naman silang nagawa sa aming magkapatid. Sa lahat ng mga family gatherings ay never akong pumunta o kahit man lang sumaglit. Ni hindi na nga ako nakikipag-usap maski sa mga pinsan ko. Ang tanging nasa isipan ko lamang ay si Cristel, ang pamilya ko. At siya lang. Siya lang ang namumukod tanging kadugo ko at wala nang iba pa. Ate, busy ka? Hindi naman masyado. Bakit? May sasabihin sana kasi ako sa'yo eh. Ano yun? May extra ka ba dyan? Extra? Bakit? Naubusan ka na agad ng budget? Oo eh. Saan mo naman gagamitin? May babayaran lang akong item dun sa office mate ko. Nagbebenta kasi siya ng mga bag. Eh, nadala ko sa sales talk, kaya ayun, napa-order ako. Marupok talaga tayo pagdating sa mga bag. Ay, magkano ba yung kailangan mo? 2,500 lang ate. May 1,000 pa naman ako dito eh. Ah, sandali. Kukuha lang ako ng pera sa wallet ko. Pakiabot naman yung bag dyan sa may upuan. Ito oh. Oh. 5,000 na yan. Ha? Eh ate, 2,500 lang yung hiram ko. Sobra na to eh. Kaya ka nang hiram kasi said na said ka na. Kaya yung matitira dyan, ipang allowance mo muna. Sige. Di bale, sisweldo na rin naman ako sa Monday eh. Magbabayad ako agad. Sus, ito naman. Wag na. Okay na yan. Basta para sa bunso ko. Okay lang. Walang utang-utang. Ayos ka lang. Oo. Ayos lang ako. Salamat dito ate ha. No problem. Ay, oo nga pala. Huwag mong kakalimutan ha. May entrance exam ka sa katapusan. Dapat makapasa ka doon para makapag-enroll ka na. Eh paano yung trabaho ko?
mag-resign ka. Ayokong hati yung atensyon mo sa pag-aaral. Dapat dun ka lang nakakonsentrate para makatapos ka kaagad. 2 taon na lang naman yun, Cristel. Pagtiyagaan mo na. Eh, pero... Cristel, please. Sumunod ka na lang sa akin. Hindi pwede yung hindi ka tapos sa pag-aaral. Paano ka magiging successful sa buhay? At isa pa, may opportunity ka na makapag-aral. Huwag mong sasayangin yung pagkakataon na yan. Nandito lang naman ako para suportahan ka. Hindi ako gagaya sa mga kamag-anak natin ng walang puso. Di mala, wala pa si Cristel. Eh dati naman, alas 8 pa lang, nandito na yan. Teka, sino naman itong tumatawag sa akin? Ba't tumatawag si Tita? Nangihiram na naman siguro to. Sige na nga, sasagutin ko na. Hello? Hello, Susan. Kumusta? Okay lang. Bakit ho kayo napatawag? Eh, gusto ko lang sanang magpasalamat sa'yo. Sa wakas naman at napahiram mo na ako. Akala ko matitiis mo ako ulit eh. Huh? Pinahiram ko ho kayo? Oo. Nagpunta dito si Cristel kanina. Inabot sa akin yung hinihiram kong 5,000. Ang sabi niya, sa'yo raw galing. Maraming salamat dito ha. Mababayaran ko na yung utang ko kay Mabel. Huwag ka mag-alala. Magbabayad ako sa katapusan. Iipunin ko lang muna yung pera. Yan na. Alam ko naman nagpapahinga ka na eh. Salamat ulit. Bye-bye. 5,000? Pinahiram ko ba siya? Teka. Ang naalala ko, nagbigay ako ng pera kay Cristel. Yung... Kanina. Hindi kaya... Hi, ate. Kumain ka na? May tinake-out akong dinner. Nagkita kasi kami ni Ana kanina eh. Eh, masarap yung ulam at saka alam ko magugustuhan mo kaya... Saan napunta yung 5,000 na binigay ko sa'yo? Pinabayad ko na sa office mate ko. Talaga? Sa office mate mo o kay Tita Lolit? Ha? Hindi. Pwede ba huwag ka na magsinungaling sa akin? Tumawag siya sa akin ngayon-ngayon lang at nagpapasalamat dun sa 5,000 na pinahiram ko raw. At ikaw pa mismo ang nagdala sa kanya. Hindi para sa kanyang pera na yun, Cristel. Para sa'yo yun. Ba't ba pinamimigay sa ibang tao? Eh, hindi naman yun na ibang tao eh. Ate, si Tita Lolit yun. Siya yung nag-alaga sa atin simula nung mamatay si na Mama at Papa. Nag-alaga? Anong klaseng pag-aalaga yung pinapabayaan tayong magutom? Pinagdadamutan na kulang na lang gawin tayong katulong at manilbihan sa kanila. Naalala mo ba na wala siyang pakialam kahit mamatay ka na dahil ayaw niyang gumastos sa ospital? Yun ba yung pag-aalaga sa'yo? Ate, matagal na yun. Okay na tayo, di ba? Ba't mo ba hinahayaang manatili dyan sa puso mo yung galit? Ba't ba hindi ka makapagpatawad? Ayoko. Alam mo ate, huwag mong hintayin na karma ang gumanti dyan sa kadamutan mo. May pera ka nga, nagagawa at nabibili mong lahat ng gusto mo pero ang sama-sama naman ang ugali mo. Hindi masama ang ugali ko. Ginagamit ko lang yung utak ko dahil yung mga kamag-anak natin, mga manggagamit sila. At ikaw, nagpapagamit ka naman. Tumatanaw lang ako ng utang na loob. Kung ayaw mong gawin yon, pues huwag mo akong igaya sa'yo na madamot at makasarili. Mapera ka nga, pero ate, hindi ka magiging masaya dahil hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob. Popoy, pagkatapos ng pag-aaway naming yun ni Cristel ay nag-impake siya ng mga gamit at umalis sa bahay. Hindi ko na siya pinikilan pa dahil sumama rin ang loob ko. Paano niya nasabi ang mga ganong salita sa akin? Ang taong ni minsan ay hindi siya iniwan. Ako yung taong ginawa ang lahat para lang hindi siya matigil sa pag-aaral. Na... Masiguro na 3 beses siyang makakakain sa isang araw. Yung tao na maibibigay ang lahat ng pangangailangan at gusto niyang bagay. Alam ng Diyos kung anong hirap ang pinagdaanan ko, Popoy, marating ko lang ang ganitong estado ng buhay naming magkapatid. Mas lalong sumama ang loob ko nang malaman kong kinatita Lolit nakituloy si Cristel. Para akong sinampal ng sobrang lakas ng dahil sa ginawa niya. At dahil sa concerned ako sa sasabihin sa akin ng mga kamag-anakan namin ay nilunok ko ang pride ko at nagdesisyon akong suyuin ang kapatid ko. Bumalik lamang siya sa bahay namin. Ang baho naman dito. Amoy ano ng tao? Ay, tagal naman buksan ang pinto. Tao po! Oh, Susan, ikaw pala. Halika, pasok ka. Salamat. Upo ka. Anong gusto mo? Tubig? Soft drinks? Ah, magpapabili ako sa labas. Hindi na ho. Okay lang ako. Ah, sige. Eh, bakit ka nga pala napadalaw? Gusto ko lang sanang makausap si Cristel. Nasaan ho ba siya? Ay, naku, lumabas eh. May binili saglit, pero pabalik na yon. Kanina pa siya lumabas eh. Hintayin mo na lang. Ay, oo nga pala, Susan. Baka naman pwede mo akong matulungan. Saan na naman?
Pwede mo bang matulungan si Rachel na makapasok sa kumpanya mo? Matalino yung pinsan mo noon. Magaling pa. Alam mo ba, nung college pa lang yun, diba? Parating nasa Dean's Lister. Ang daming sinasalihan na kung ano-ano sa school niya. Tapos nung... matalino naman ho pala yung si Rachel eh. Ba't nahihirapan siyang maghanap ng trabaho? Di pa nawawala sa Dean's Lister. Eh, masyadong maarte. Eh, pero ngayon, kahit anong trabaho na lang daw, ayos na sa kanya. Ah, kahit anong trabaho. Ang alam ko, merong opening sa janitorial department. Gusto niya yon? Sabi niya ho, kahit ano. Pinag-aral ko ang anak ko para balang araw yumaman kami. Tapos yun na ibibigay mo sa anak ko. Di bali na lang. Matalino at magaling ang anak ko, no? Sa ngayon, nahihirapan siya. Pero hindi na ako magtataka kung balang araw, mas magiging mayaman siya kaysa sayo. At hindi siya magiging kasing yabang mo. Ate, anong ginagawa mo dito? Ano pa? E di sinusundo ka. Kunin mo na yung mga gamit mo. Ay, hindi ako sasama sa'yo, ate. Kaya kong sarili ko. Ano? Crystal, tumigil ka nga. Sumunod ka sa akin dahil ako ang ate mo. At isa pa, naaati mong tumira sa ganitong lugar? Ang gulo-gulo at ang baho pa. Paano ka makakapag-aral ng maayos? At least dun sa bahay, naka-aircon ka pa. Mabango, tahimik. Sandali lang ha. Hindi mo naman kailangang laitin ang pamamahay ko. Alalahanin mo, Susan. Nasa teritoryo kita, kaya matuto kang gumalang. Bakit? Tama naman ho ang sinabi ko ah. Alam mo, ang yabang mo rin ano? Nagkapera ka lang, lumaki na yung ulo mo. Akala mo kung sino ka na? Hoy! Para sabihin ko sa'yo, kung hindi dahil sa akin, mamamatay kayong magkapatid sa gutom. Tita, tama na ho yan. Sige na ate, please umalis ka na. Bakit mo ba yan kinakampihan? Ako yung kapatid mo, di ba dapat ako yung kinakampihan mo? Hindi mo na ba naaalala kung paano tayo pinagdamutan ng mga yan? Hoy, huwag mo akong maduro-duro ha? Wala kang utang na loob? Utang na loob? Bakit ko yun ibibigay sa inyo eh wala naman kayong nagawa sa amin? Kayong lahat, kung tratuhin nyo kami, parang mga hindi nyo kami kapamilya, hindi nyo kadugo, parating nyo na lang kaming pinagdadamutan na mas gugustuhin nyong mamatay kami kaysa sa gumastos kayo ng pera para sa amin. Alam mong hindi yan totoo. At ako pa ang nagsisinungaling ngayon. Dapat alam nyo na kung bakit hindi kayo makalapit sa akin ngayon. Kasi alam nyo wala kayong mahihita at bakit? Kasi wala naman kayong nagawang mabuti sa aming magkapatid. Ate, pwede ba? Tumigil ka na nga. Kung magaganyan ka lang naman dito, mas mabuti pa umalis ka na lang. At mas pinipili mo sila kaysa sa akin? Na ate mo? Na nagpakahirap para maitaguyod ka lang? Na hindi ka pinagdamutan tulad nila? Crystal, ako lang yung kadugo mo. Ako lang yung pamilya mo. Alam mo kung bakit ayaw sumama sa'yo ng kapatid mo? Dahil nagising na siya dyan sa kasamaan ng ugali mo. Dyan sa kadamutan mo. Crystal, halika na. Uuwi na tayo. Sige na ate, umalis ka na. Fine. Magsama-sama kayong maghirap. Sa tingin mo matutulungan ka nila? Tingnan ko lang kung hindi kayo pare-pareha sa kangkungan dadamputin. Popoy, mali ba na magdamot ako sa mga taong pinagdamutan din kami dati? Mali ba na maging matigas ang puso ko sa mga taong naging matigas din ang puso sa amin dati? Dahil para sa akin, normal lang ang ginagawa ko. Alam kong maling magtanim ng sama ng loob. Pero masisisi ba nila ako? Hindi. Sila ang dahilan kung bakit pinili kong magmukhang walang puso. Sila ang dahilan kung bakit ni isa sa kanila ay wala akong pinagkakatiwalaan. Lumipas ang isang buwan, ni isang beses ay hindi nagparamdam sa akin ang kapatid ko. Araw-araw ay umaasa ako na babalik siya sa bahay at sasabihing tama ako. Na dapat ay sinunod ni Crystal ang lahat ng payo ko tungkol sa mga kamag-anak namin. Pero Popoy, ang ending? Mukhang isang buwan na akong naghihintay sa wala. Here's your coffee, madam. Coffee latte. Thank you. So, edi yun na nga. Mabalik tayo sa pinag-uusapan natin kanina. Ba't mo ba kasi pinagsabihan ng gano'n ng tita mo, ha? Ano mo, color cake ka, girl? Yan tuloy, mas nagalit sa'yo ang kapatid mo. Sige nga. Total naman, simula nung bata pa lang tayo. Kilala mo na ako. May mali ba sa mga sinabi ko? Wala, di ba? Kasi totoo lahat yun. Magalit sila kung nag-e-embento lang talaga ako. Pero hindi eh. Getchables ko naman yung galit at sama ng loob mo sa mga kamag-anak mo. Pero Beshi, past is past na rin naman, di ba? Tsaka hello, mapera ka na, no? Isa pa, di ba mabait na sila? Kasi may pera ako. Lumalapit lang naman yung mga yun sa akin para makahut-hut ng pera. Kunwari, mangungutang. Pero kapag siningil mo na, aba, sila pang galit sa'yo.
na kesyo nagmamadali ka, madamot. Kaya nung nagkasweldo na ako, sinabi ko talaga sa sarili ko na never akong tutulong sa mga kamag-anak ko. Ay, ang tigas! Dapat lang. Dahil kapag mahina ka, pagsasamantalahan ka. Kapag mapagbigay ka, aabusuhin ka. Kaya mas maganda kung maging matigas ka na lang, at least walang manluloko sa'yo. Hindi na baling sabihin ka na kung ano-ano. Salita lang naman yung mga yun eh. O, eh bakit naman ako napapahiram mo nung nakangailangan ako? Eh kasi isa ka sa mga tumulong sa amin. Malaki ang utang na loob ko sa pamilya mo. Nakakatawa nga eh. Kasi kung sino pa yung mga hindi mo kadugo, doon ka pa mas magtitiwala. Pero Beshi, bawas-bawas mo ng konti yung ugali mo, yung pagiging madamot sa pera. Sa kanila lang naman ako madamot eh. Pero sa iba, okay naman ako. Alam mo kasi sa buhay, dapat pipiliin mo yung pagbibigyan mo at yung mga pagdadamutan mo. Hindi pwedeng parati kang mapagbigay. Mabait. Minsan dapat ka rin maging matigas at matapang para hindi ka niloloko. At higit sa lahat, dapat dun ka sa mga taong tinulungan ka dati. Ay, kaya ka hindi nagkaka-love life eh. Masyado ka matapang, Beshi. Bumait-bait ka naman kahit konti. Mabait naman ako ah. Mapagbigay din naman ako. Sa mga piling tao nga lang. Tsaka kung hindi naman dahil sa mga pinagdaanan ko dati, hindi naman ako magkakaganito. Kaya kung ano man yung mga pinapakita akong karamutan sa mga kamag-anak ko, eh kasalanan nila yon, hindi sa akin. Dapat chocolate drink ang iniinom mo eh, para magkaroon ka naman ng tamis sa katawan. Loka-loka. Pero sana, yun ang ma-realize ni Cristel. Mga maling tao yung kinakampihan niya. Tingnan ko lang kung malalapitan niya yung mga yon kapag nangailangan siya. Hi, ate. Cristel? Busy ka ba? Pwede ba kitang makausap? Sige. Pasok ka. Himala. At naalala mo ko. Akala ko kasi kinalimutan mo na ako eh. Teka, ba't hindi mo dala yung mga gamit mo? Kasi ate, hindi naman ako nagpunta dito para umuwi na eh. Oh, eh, anong ginagawa mo dito? Kasi baka pwedeng makahiram ako ng pera sa'yo. Naubusan na kasi ako ng pera. Eh, sa katapusan pa yung sweldo ko. Nangangailangan kasi sa bahay, kaya ako muna yung naglalabas ng pera, tapos... Tama ako, di ba? Anong tama? Napinipirahan ka naman ngayon. O, tignan mo. Sino ang naubusan ng pera ngayon? Ikaw, di ba? Ate, utang naman yun eh. Utang na hindi na mababayaran. Ganyan naman yung mga yan eh. Ang gagaling manghingi ng pera. Pero kapag ikaw na ang maniningil o kahit ikaw na yung manghihingi ng tulong, mga biglang nagkakaroon ng amnesia. Hindi naman sa ganun, ate. Anong magagawa ko? Ako ang mas may kakayahang magbigay. Hindi mo ba nakikita, Cristel? Ginagamit ka nila kasi masyado kang mabait, masyado mong pinangahawakan yung utang na loob na sinasabi nila. Eh kahit kailan naman hindi naging maganda yung pakikitungo nila sa atin. Eh, ikaw lang naman tong hindi makamove on, ate. Ilang beses ko nang sinasabi sa'yo, nakalimutan mo na lahat kasi nangyari na nga yun. Pero anong ginawa mo? Mas lalo mong tinitigasan yung puso mo. Pamilya natin sila, ate. Si Tita Lolit, mga kadugo, kapamilya natin sila. Pakialam ko, yun ang hayong problema eh. Kung sino pa yung mga kadugo natin, sila pa yung mga hindi natin maaasahan nung nangangailangan tayo. Tapos ngayon, nakaangat na tayo, saka sila lalapit na parang walang nangyari? Magpatawad ka kasi! Alam mo ba kung ano yung sinasabi nila sa'yo? Madamot ka raw! Masama ang ugali mo, mayabang at mukhang pera! Ano naman ngayon? At least ako, hindi nila ako naluloko, hindi nila ako nauuto. Eh ikaw, nagpauto ka? Kaya ayan, ikaw ang naubusan. Tapos kanino ka lalapit ngayon? Sa akin din! Kaya kitang bigyan, Cristel. Pero para lang sa'yo. Ni piso hindi mo sila bibigyan at babalik ka dito sa akin. Ate naman! Kung hindi mo gagawin yun, magpasensyahan na lang tayo pero pagdadamutan din kita. Alam mo, ate, hindi na ako magtataka kung darating sa puntong malungkot ka kahit marami kang pera. Yung pagiging madamot mo, mayabang, tignan natin kung saan ka dadalhin yan. Hindi ka kasi marunong magpatawad. Masyado mong pinaninindigan yung pagiging manhid mo. Hindi ka magiging masaya dahil dyan sa ugali mo. Popoy, alam kong mali ako. Alam ko na na masama ang ugali ko, na manhid ako, na walang puso, mayabang, paimbabaw. Pero anong magagawa ko kung iyon hanggang ngayon
ay masama pa rin ang loob ko sa mga kamag-anakan namin. Kung hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin kung papaano nila kami pagdamutan, ipamukhang pabigat lamang kami sa kanila. Kung papaano ko rin tiisin ang lahat ng masasakit na mga salitang sinabi nila noon. Nakesyo wala raw silang pakialam sa amin ni Cristel kahit parehas kaming mamatay ng dilat. Sino ang hindi magtatanim ng galit kapag ganoon ang mga naranasan mo bilang bata? Popoy, ano ba ang dapat kong gawin? Dahil sa totoo lang, ayokong mawala sa akin ang kapatid ko. Si Cristel ang buhay ko. At hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nagkakaayos. Sana naman ay matulungan mo ako na ngayon pa lang ay sobra ko nang ipinagpapasalamat. Hanggang dito na lamang ang kwento kong ito at muli, maraming salamat sa inyo. Lubos na gumagalang, Susan. At yan na nga po, ano, ang napakabigat pa rin magpasa hanggang huli ng ating kwento ni Susan. Diba? Can you just, ano, can you feel the bitterness sa kanya dito kay Susan? Diba? Sabi nga, ano, may mga bagay talaga na parang ang hirap talagang makalimutan. Pero pwede mo namang patawarin. Diba? We can always choose to forgive. Ayan. And to forget, that's another issue. Okay? Mahirap naman ho talagang makalimutan ang mga, lalo na nga, ano, yung mga masasamang mga pangyayari sa buhay natin na dumaan. Okay? Pero hindi ibig sabihin noon ay bibit-bitin na lamang natin yung burden na yun. Diba? Pwedeng, yun nga, nagamit mo Susan, sabihin na natin yung sama ng loob mo. Diba? It can either make you or break you. Diba? It made you a better person. Yung pagiging bitter mo, diba? It can, nung una, okay, pinatibay ka, 'di ba? Yung mga masasamang experience na 'yan because you aimed ang aim mo sa buhay ay maging better ka, may mapatunayan ka, matapos mo, may angat mo ang estado ng pamumuhay ninyong magkapatid ni Cristel na itinuturing mong pamilya. Alam niyo, sometimes yung sama ng loob o yung hindi natin magandang narinig mula sa ibang tao, no, ay nagsisilbi bilang challenge. 'Di ba? Bilang challenge sa atin to make ourselves better, 'di ba? And that's okay. 'Di ba? Kung ganun, sa ganung paraan mo gagamitin. Pero ngayon, na kahit papaano naman ay napatunayan mo na sa sarili mo na okay na, kaya ko na rin pala, 'di ba? Yung paghihigante. Okay, paghihigante ang nasa puso nitong si ano eh, ni Susan. Eh wag na sana. Okay, naging better na ang buhay para sa iyo, ang pabor ay naibalik na sa iyo ng universe, ano? Oo, ano pa ang problema mo sa ngayon? 'Di ba gusto mo bang burahin sa mundo ang lahat ng mga kamag-anak mo just because pinasama nila ang loob mo? 'Di ba? Alam mo kasi may mga tao talagang ganyan, nakatulad ni Susan, nang dahil sa matinding sama ng loob ay kayang-kayang magtiis yung hindi nakakalimot, 'di ba? Yung mga hindi nakakalimot at hindi nagpapatawad, 'di ba, ng mga kasalanan. Yung makalimot mahirap po talagang gawin 'yan, pero yung magpatawad, you're doing yourself a favor pagka kayo ay nagpapatawad. Sino ba mas gumagaan ng loob kapag kayo ay nagpapatawad? 'Di ba, with or without the other person na gumawa sa iyo ng masama na without his knowledge, 'di ba, na hindi, sige na, pinatatawad ko na 'yan, 'di ba, kahit hindi pa siya nagsosorry sa akin, 'di ba, yung kalooban mo ang gumagaan, hindi naman yun sa kanya, 'di ba? At pagka lumapit siya, ganyan tayo ang akala natin, ang forgiveness ay kailangan merong magsusorry at merong magpapatawad, merong tatanggap. Yes, basically ganun yun. Pero you can choose to forgive the people na kahit hindi pa nag-apologize sa'yo, ay patawarin mo na.
para maging magaan na rin ang buhay para sa iyo. Lalo na maganda na ang estado ng buhay mo ngayon. Yung sama ng loob na sinasabi ko nga kanina na nagamit mo para umangat ka ng umangat sa buhay, 'di ba? To become a better person, nagamit mo na 'yon, 'di ba? Pero hindi na pwedeng magpatuloy na puro ka na lang rin sama ng loob, 'di ba? Kapag ka ikaw naman ay meron ng blessings din na natatanggap, ay magpatawad ka na, 'di ba? Because lahat 'yun ay nag-contribute, imagine, 'di ba? Susan, sabi mo nga anong maibibigay ko sa iyong payo. Alam mo, lahat 'yun, it's all part of the process. It's all part ng iyong pag-gain ng wisdom, ng iyong pag-gain ng courage para harapin ang buhay, 'di ba? Ng iyong lakas ng loob, ng iyong confidence, ng iyong pagmamahal para sa iyong kapatid. Lahat ng sama ng loob na 'yon ay nag-contribute doon. Diba? Sabihin mo, paano naman yun? Ang nega ng mga nangyari sa amin. Diba? Kung naging masyadong convenient ang buhay na ipinaranas sa'yo ng mga kamag-anak mo, sa tingin mo ba ay magpupursigi ka na marating kung ano man yung kinalulugaran mo sa ngayon? Diba? Kung naging masyado silang mabait sa'yo, masyadong supportive naman, diba? Isipin mo na lang na spoil ka naman nila, diba? Sumobra naman. Mararating mo kaya kung ano yung tinatamasa mong buhay kasama ang iyong kapatid ngayon? Diba? Acceptance. Okay? Tanggapin mo na lamang yung mga nangyari noon. Kung papatawarin mo, mas mainam. Kung papatawarin mo na yung mga nakagawa ng hindi maganda sa'yo. Diba? Kasi ikaw lang rin sa ngayon, ikaw lang rin yung nagbibit-bit nung bigat niyan. Kita mo ngayon, nasisira na yung relationship mo with your sister. Ikaw, intention mo talaga masira lang yung relationship mo with your relatives. Which is, hindi mo nakikita na kahit na ganun ang ginawa nila sa'yo, you are a better person now. You are a better version of you. Yan, now. Diba? Pero sa ngayon, dahil pinagpapatuloy mo at naniniwala ka na yan ang nag-fuel ng fire sa'yo para to become a better person, alam mo, lahat yan may katapusan. At ito na yung panahon para tapusin mo na yan, samaan ng loob na yan. Diba? Huwag na nating isipin na tutulungan mo rin kasi sila, obligasyon mo na tulungan sila, obligasyon. No. You do it for yourself. Yung ikagagaan ng loob mo. Diba? Na makausap ulit yung mga kamag-anak mo, tinulungan kayo o hindi, dati kamag-anak mo pa rin sila. Diba? Nakadugo mo pa rin sila. Nag-expect ka, wala silang ibinigay. Pero ikaw ngayon ang may pagkakataon para makapagbigay sa kanila, makapag-share ng blessings mo, kahit pera yan, or your presence, or your smile, diba? Or your concern. Concern na lamang, pangungumusta sa mga kamag-anak kahit wala kang maiabot na pera. Diba? Yun na lamang ang maibahagi mo sa kanila. Diba mas malaking ano yun? Mas magandang ganti yun. Diba? Sa kanilang kasamaan. Sabihin mo na, ang sama ng ugali nila, confirmed. Masama ang ugali nila. Oo, pinatutunayan mo yan, naranasan mo yan. Ikaw ang makapagsabi talaga, Susan, at sa mga katulad ni Susan. Pero meron nga kasabihan, kill them with kindness. Diba? Oo, pwede mong hindi ibig sabihin na literal na patay mo sila sa pamamagitan ng iyong kabutihang loob, kagandahang loob. Ano? Hindi, ibig sabihin, patayin mo yung sama ng ugali nila o ng nakasanayan nilang ugali na hindi maganda ng iyong kabutihang loob pa rin. Diba? Suklian mo pa rin ng maganda yung tao. Because with that, ipinakikita mo sa kanila na ito yung sinayang kong tulungan. Kung tinulungan ko siguro to dati, hindi ako mahihirapan na siguro ang ganda ng relationship namin, ang successful kong pinsan ngayon, ng tiyahin ko, ng pamangkin ko ngayon, 'di ba? Hindi ako mahihirapan, 'di ba? Ganun na lamang. Oo, pero don't even think of that na ganun ang iisipin nila. Bahala na, basta ikaw, alam mo na ikaw ang nasa posisyon ngayon para makatulong, 'di ba? You are in a better position than they are now. Bilog ang mundo, ika nga,
'di ba? Masama na nga 'yung naging karanasan mo sa kanila dati. Ibabalik mo pa masama ring karanasan sa kanila ngayong ikaw ang nasa pwesto. Eh ano na mangyayari sa atin? Gantihan na lang. 'Di ba? Gantihan na lang. Ito na naman tayo. O, diyan nagsisimula ang lahat ng mga digmaan sa mundo nang hindi pa, dahil sa hindi pagbibigayan, nang dahil sa gantihan because of pride, 'di ba? Kaya tayo nag-aano, kaya nagkakagulo-gulo ang mundo. Kaya may mga ipinasasarang kumpanya at may mga taong mawawalan ng trabaho nang dahil sa ganyan, sa mga samaan ng loob. 'Di ba na pwede namang pinag-usapan na lang, 'di ba? Na pwede namang inayos na lamang, 'di ba? Nang sila-sila na lang doon sa taas. But then again, dahil sa nagtatanim ka ng masama ng loob, wala kang magagawa. Masama rin talaga ang mga mangyayari sa'yo. Diba, wala rin sila magiging suporta sa'yo, mayabang ang dating mo sa mga kamag-anak mo, wala kang kwenta, ganyan. Diba, paano pa magiging better ang buhay mo? Diba, kung sakasakali na ganyan ang inuugali mo. Diba, ikaw ay galit na galit sa ganong klase ng ugali, sa madamo, doon sa mayabang, doon sa nagbibilang ng kanilang mga naitutulong. But look at you now, 'di ba? You've become the monster you once hated. 'Di ba? Ikaw rin 'yun, yung halimaw na inaayawan mo ay siyang inaasal mo ngayon. 'Di ba? Anong pinagkaiba mo sa kanya? 'Di ba? Niyakap mo rin yung idea na ikaw yung halimaw na 'yon na kinagagalitan mo. And you are parang hindi mo rin mahalan sarili mo. Because if you love yourself, Susan, at sa mga katulad ni Susan, kung talagang mahal niyo ang sarili niyo, mabuhay kayo na maluwag sa loob ninyo ang mga pangyayari. Kahit hindi naging mabuti sa atin yung ibang mga tao, pag tayo na nasa posisyon, always po yan, see to it and hope na merong kang matutulungan. Kay kamag-anak yan, kay hindi. Diba? Kay yan yung kamag-anak na tumulong sa'yo dati, kay yan yung kamag-anak na hindi tumulong sa'yo dati, tinanggihan ka, pinagtabuyan ka. Diba? If you are in the position to help somebody today, now, diba? This moment, do it. Diba? Nang bukas sa iyong puso na walang hinihinging kapalit. Diba? Mas maganda yun. Mas maganda ang mga balik niyan sa iyo. Hindi lang sa iyo, pwedeng sa mga anak mo, pwedeng sa mga mahal mo rin sa buhay. Diba? Pwedeng katulad mo kay si Susan, kay Christelle, ganyan. At pwedeng mas mabless pa ang iyong trabaho. Diba? If you're just going to forget the bad past. Ayan, sige, ituloy na natin to. Total, dati na yun. Oo, mas babaguhin ko na. Mas bata ka, Christelle. Si Tita Lolit mo, may mga ganun ng ugali talaga yun. Okay, yung mga matatanda, kinatandaan na nila yun. Pero ikaw na mas bata, mas nakakaunawa pa, alam mong hindi maganda sa pakiramdam na ganun ang pagtrato sa'yo ng kamag-anak mo, huwag mo ring gawin sa kanila. Diba? Ipakita mo sa kanila na ikaw ay better version na of yourself sa susunod na kayo ay magkita-kita. And your pride, that pride will kill you. Ayan, huwag mong alagaan yan sa puso mo. Yung pride na yan ang magnanakaw din ng success na tinatamasa mo ngayon. Yung pride na yan ang naglayo sa'yo ngayon kung makikita mo doon sa kapatid mo na itinuturing mong siyang kapamilya. May iba pa kayong mga kamag-anak. Tigilan mo na yung pride na yan. Nakakapagod yan. Baka magkasakit ka pa. Okay? Magkakasakit ka pa ng dahil dyan. Talaga dahil mentally, physically, it's tiring. Magkakasakit ka dahil sa pride na yan. Bitiwan mo na yan. Noon, natulungan ka. Okay? Inuulit ko, natulungan ka noon. Dahil dyan, may gusto ka na patunayan at nagawa mo. Pero sa ngayon, you just have to let it go. Diba? And you just have to be grateful, diba, na meron ka pa rin mga kamag-anak, meron kang kapatid, may mga nagmamahal sa'yo na nandyan sa paligid mo. Hindi man sila perpekto, and so are you. That's the good news. Ikaw rin ay hindi perpekto, diba, na taon. Because nobody's perfect. Si Popoy hindi rin naman perfect sa mga kamag-anak. Diba? Yung mga kamag-anak ko hindi rin naman perpekto. Pero
kung tatanggapin lang namin na pwede naming ayusin ang lahat, eh pwede naman din. Kaya sana ganun din ang gawin mo, Susan. Diba, pagandahin ang relasyon mo sa mga kamag-anak at sa mga kaibigan mo para lahat din ng mga relationships mo, ng mga business mo, ng trabaho mo ay ma-bless din. Ano? Ayan, maging positive, ano ka, big ball of positive energy. Ika nga, kesa yung ganyan, ang nega-nega mo, nakakainis ka. 23 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. Yan ang sabi ng iba. Nakakainis naman si Ate Susan ng OA na. Maraming salamat po ha sa mga kapamilya natin na walang sawang tumutok sa ating FB Live. Ayan, at syempre maraming salamat din sa mga tumutok sa Kumu. Ayan, thank you so very much. At sa mga nagpadala ng inyong mga diamonds, maraming salamat. Ano ba ang gagawin nyo bukas? Ako, ang gagawin ko lang bukas, maghahanap buhay. Nandyan lang ako sa Apollo 1 sa ano, sa Tumana, Marikina City. Ayan, eh magkita-kita tayo doon, oh, magkakawayan tayo, Apollo 1 store o yung maliit na tindahan. Sobrang liit, baka hindi nyo makita, dahan-dahan lang ha. Oo. Diyan sa may Tumana sa Marikina City. Ayan, keep your keep it safe mga kapamilya ha. Ayan, sa lahat ng mga bumabiyahe ngayon, at syempre, yung face mask ninyo, isuod nyo po yan, ang inyong mga face shields, suod nyo po yan, at yung mga safety protocols natin, saan man kayo magsususuod this weekend, aba mag-iingat, okay, para mapigilan na natin ang pagdami palalo ng COVID-19 na ating kalaban. May God bless you and happy weekend mga kapamilya. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. Hashtag Dear M.O.R. Kadugo. M.O.R.